Dakila, buhay at makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito sapagkat si Kelvin at si Domeline ay nagdesisyon upang kanilang ihandog sa inyong dakilang sa kanyang dakilang harapan si Keon, Daniel, Kelvin Bangayan Mendoza. Salamat po Panginoon sa gabi pong sa araw na ito sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, totoo at dakila na siyang patuloy na nagpaparanas ng iyong kapangyarihan at pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Inihiling namin na sa araw na ito ay patuloy mong buksan ang dungrawan ng kalangitan upang mula sa araw na ito ay maranasan po hindi lamang Panginoon ni Kevin at ni Domeline kundi maging sa buhay ni KD Panginoon sa araw na ito ay patuloy na maranasan ang iyong tunay na pabor at pagpapala. Maging ng buhay ng bawat isang mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anakan na narito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Sa awit 127 verse 1, kaloob ng Panginoon itong ating mga bata, ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. Sa wikang Ingles, sabi niya, Sons are heritage from the Lord, children are reward from Him. Muli po, isang mapagpalang araw, pwede na po tayong maupo sa pagkakataon pong ito. Tatlong bagay po kung bakit ginagawa po natin ang paghahandog at bakit nandito po tayong lahat ngayong araw na ito. Dahil ako po ay naniniwala na si KD ay inirigalo ng Diyos kay Kevin at kay Domeline. Ano po? Sapagkat yung aking talata na binasa kanina, Sons are heritage from the Lord, children are reward from Him. So tatlong bagay po, dahilan kung bakit tayo narito. Una, ay upang magsama-sama na magpasalamat sa Diyos sapagkat si KD ay nirigalo ng Diyos sa buhay ng mag-asawa, hindi lamang sa kanila, kundi sa pamilyang ito. Pangalawa na dahilan na narito po tayo ngayong hapon ay upang italaga ang ating mga sarili na sa paglaki ni KD, tayo po ay makakatuwang na mag-asawang ito upang mapalaki siyang matiwasay at matagumpay sa buhay na ito. At pangatlong bagay kung bakit tayo narito ay upang ihandog po natin siya sa Diyos. Ang ating pong gagawin ay hindi po ritual ng pagbibinyag, kundi ang gagawin po natin ay ritual ng paghahandog. Ano po ba ang kaibahan ng paghahandog sa tinatawag na pagbibinyag o baptism? Una po, ang pagbibinyag po o baptism ay ginagawang ritual sa isang taong may sapat na gulang at pangunawa patungkol sa pananampalataya na kanyang tinanggap. Kapag ang isang tao tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay at handa na po siyang sumunod sa Diyos at ipahayag sa madla na siya po ay tunay na disipulo na ng ating Panginoon at handa na siyang talikuran ng kanyang dating buhay, siya po ay darako sa ritual ng pagbibinyag o tinatawag na baptism. At ito'y ginagawa sa magitan ng paglubog sa tubig. Paano po ito bakit po? Sapagkat ang baptism, sabi po nila, it is the funeral of our old self. Ano po? Ito po'y paglilibing ng ating lumang pagkatao. Bakit? Kaya natin inilulubog sa tubig dahil ito'y simbolo na inililibing na yung lumang pagkatao, lahat ng kasalanan, lahat ng mga bagay na ginawa niya nung nakaraan na hindi nagkalugod-lugod sa Diyos, inililibing na sa limot at sa kanyang pag-ahon, ito po'y simbolo na siya'y bago ng nilalang. Sapagkat sinasabi ng Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old thing has gone and the new has come. Kaya, again, ang ritual ng pagbibinyag o bautismo ay ginagawa lamang ritual sa isang taong may sapat na gulang at sapat na pangunawa sa pananampalataya na kanyang tinanggap. So dahil si KD ay wala pa ho siyang sapat na gulang para maunawaan yung kanyang pananampalataya, kaya ang gagawin nating ritual ay ritual ng paghahandog. At gusto kong sabihin sa inyo na ang ritual ng paghahandog, hindi po ito transaksyon ni KD sa Diyos, kundi transaksyon ni Kevin at ni Romeline sa harapan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, mula ngayong araw na ito, Kevin and Romeline, na kahit kayo ang magpapalaki,
kayo ang magpapaaral, kayo lahat gagawa sa mag-aalaga hanggang sa kanyang paglaki. Hindi yung kagustuhan ninyo, kundi yung kalooban at kagustuhan ng Lord ang maaring maganap sa kanya. Ano po bang pangarap nyo para kay Katie? Maging? Oh, ang ganda ng pangarap nila, maging pastor. Wow! Ngayon lang po ako nakarinig sa tanang buhay ko. Sa loob ng 20 years na ako po ay nagpapastor at nagde-dedicate, first time na magsabi ng pangarap ng magulang sa anak ay maging pastor. Glory to God! Ano po? Kaya napakahalaga na madalas rin pong sinasabi na anuman ang klase ng pagkabuo ng bata sa kanyang sinapupunan, napakahalaga na mabigyan natin siya ng pagkakataong mabuhay sa ibabaw ng mundo. Why? Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, a plans to prosper you and not to harm you, a plans to give you hope and a future." Mahalaga na mabigyan natin ng pagkakataon ang mga bata na maranasan at patuloy na mangyari sa kanilang buhay ang kalooban ng ating Panginoon sa kanila. Ngayon ang tanong, Pastor, ang dedication po ba ay biblical? Siyempre naman po. Kasi kapag hindi po, hindi ko po ito gagawin. Ano po? Kasi, sino ho ba ang mga halimbawa ng naghandog sa harapan ng Lord? Sa 1 Samuel, makikita po natin doon, meron pong mag-asawa na matagal na pong mag-asawa pero wala pa ho silang anak. At sa kanilang kapanahunan, kapag ang isang babae po ay walang anak, napakalaking kahihiyan po sa lipunan. Ang pangalan po ng babae ay si Hannah or si Anna at ang lalaki po ay si Alkana. Kaya ang ginawa ho ni Hannah o ni Anna, araw-araw pumapasok ho sa templo o doon po sa loob ng simbahan at nananalangin po siya ang tanong, ang palagi niyang sinasabi sa Lord, "Panginoon, pagkalooban mo po ako ng anak na lalaki at pag siya'y ipinagkaloob mo sa akin, siya naman po ay aking ihahandog sa iyo." Kaya po, nung dumating yung kagampanan na nagdalang tao po itong si Hannah, at dahil tinugon ng Lord, nung siya'y nagsilang na ho ng sanggol na lalaki, ay ihinihandog po niya sa Diyos ang kanyang anak. Kaya po sa Biblia, meron pong pangalang Propeta Samuel. Si Propeta Samuel po, kasi ang ibig sabihin ng dedication is to set apart for sacred use. Ano po? Kaya po itong si Samuel, okay na po yung kanyang edad ng bata, inilagak po niya sa loob ng simbahan sa pangunguna po o sa pagtuturo ng isang pari ng pangalan ay Eli at tinuruan po ang bata para po sa mga aral at tuntunin patungkol sa Panginoon at sa paglilingkod sa templo. Kaya po may pangalan pong Samuel. Kaya 1 verse 7 and 8, sabi niya, hiningi ko siya sa iyo, ipinagkaloob mo siya sa akin, kaya naman sa araw na ito ay inihahandog ko siya sa iyo. Yun po yung unang halimbawa sa Old Testament. Sa New Testament naman po, the Lord Jesus Christ Himself ay inihandog din po siya ng kanyang mga magulang, earthly parents, na sila Joseph at si Mary. Kasi po sabi ng Matthew, nang dumating ang tamang kagampanan, si Jose at si Maria ay dinala ang kanilang anak na si Jesus sa lugar ng Jerusalem at doon ay inihandog sa Diyos Ama ang kanilang anak na si Jesus. So, ibig sabihin, merong pagtatalaga sa Diyos o paghahandog sa Diyos. Again, ito po ang paghahandog, hindi po transaksyon ng bata sa Diyos, kundi transaksyon ng mga magulang sa Diyos. Ano nga po ba ang dahilan bakit inihahandog natin sa Diyos ang ating mga bata? Si Kevin at saka si Domilyn, bakit nyo inihahandog siya sa Diyos? Wala lang, Pastor, kasi nagbakasyon kami. Ready naman na po. Nakapag-ipon na, Pastor, so pwede na ba? Ano pong dahilan bakit nyo inihahandog sa Lord si Katie? Yes, blessing siya. Parang pala, ano? Kevin. Inihahandog niya rin naman. Totoo ba sabi mong magpapastor? Eh, dapat pala lakihin na sa simbahan yan. Glory to God. Ano nga po bang benepisyo? Bakit inihahandog sa Lord ang ating mga bata? When the Lord Jesus Christ dedicated by His earthly parents, Joseph and Mary, sabi ng Luke chapter 40 verse 2, "And the child grew and became strong.
And he was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Ang unang pabor kung bakit natin inihahandog sa Diyos ang ating mga anak upang lumaki siyang malakas. Maraming mga magulang na talaga hong masyado hong kinakabahan pag nagkakasakit ang mga anak. Tama? Walang magulang na masaya kapag masasakitin ang anak. Pero gusto kong sabihin po sa inyo na hindi po pangalan ang malas. Kanina ho, binabasa ko yung pangalan ni Katie. Nabubulol-bulol po ako. Sabi ko, Kion Daniel Kevin Bangayan Mendoza. Ano po ang sabi ko, ang haba. Kevin, anong pwede kong itawag sa kanya? Sabi niya, KD Pastor o Kion na lang. Ano po? Pero hindi po sa pangalan, ano po, kung bakit po nagiging malakas at marunong ang bata, kundi dahil sa habag at biyaya ng Lord. May mga dahilan po kung bakit nagiging masasakitin, kung bakit po nagiging hindi maganda ang sitwasyon ng buhay ng isang pamilya. May tatanungin lang po ako dito sa dalawang ito. Domilin, pang ilang boyfriend mo siya bago kayo nagsama? Oh, yun totoo. Natawa si Kevin, ha? Mabubuking mo siya ngayon, Domilin. Kevin, ikaw, gusto mo bang magsalita o yung best friend mo na lang tatanungin ko? Tawa ng kumpare mong Benedict, oh. Bakit ko ito tinatanong? Kasi po, gusto ko lang maunawaan natin na hindi po sa pangalan ng bata kung minsan nagiging masasakitin. Hindi po dahil tamad ang magulang o walang pagkakataon na umunlad ang buhay kung bakit naghihirap. Hindi rin po kung minsan dahil hindi magkasundo yung mag-asawa kung bakit palaging nag-aaway. Gusto ko lang mong sabihin sa inyo na may mga dahilan kung bakit. Una dito, yung tinatawag na sumpa. Meron kasing tinatawag na generational curse. So, ayon sa Biblia, merong apat na salinlahi na pwedeng umepekto ang sumpa. Pag sinabi po halimbawa, dahil naging matigas ang ulo mo, hindi ka magiging masaya, gagapang ka sa hirap, magiging masasakitin ang iyong magiging anak. Kaya ako tinanong, baka meron ka dating naging boyfriend na sobrang mahal na mahal ka. O, wala daw. Kevin, ikaw. Babalikan na naman kita. Baka meron kang sobrang mahal na mahal. O, sobrang nagmahal sa'yo. Tapos, siya pa siya yung pinakasalan mo, siya sinamahan mo. Sabi niya, dahil sinaktan mo ko, hindi ka magiging masaya, maghihirap ka. Sinusumpa ko. That is sumpa. Or marahil hindi sa inyong dalawa. Sabi kasi sa ng Biblia, hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ang unang generation mo, si nanay ine. Halimbawa, nanay, nagtanan ba kayo ni tatay noon? pati lola. No? Kasi bakit ko ito sinasabi? Kasi baka anong pong nagtanan si nanay? Kasi noong unang panahon, mahawakan mo lang yung dulo ng daliri, eh pakakasal na. O kaya naman, ay uso pa yung tanan noon. Nagpunta sa sayawan, nagkakindatan, nagtanan. Di po ba? Eh sabi ng mga magulang, dahil hindi pa oras para ikasal, ang tigas-tigas ng ulo mo, maghihirap kayo. Hindi magiging maayos ang magiging pamilya mo. That is sumpa. Hindi. Bukod sa Gumrad, may arkitekto na. May abo pang panibago. Ano po? Hindi rin umepekto kay Kuya Tony. Eh marahil, hindi rin iepekto sa inyo. Sino pang apat na generation? Si KD. Baka hindi naranasan ni nanay, hindi naranasan ni Kuya Tony yung epekto ng sumpa, hindi nyo naranasan mag-asawa, baka sa kanya umepekto. Kaya mahalaga sa paghahandog, maputol po natin yung pong sumpa na yun. Hello? Sabi kasi hanggang sa ikaapat na salinlahi. Kaya mahalaga, Kevin, yun yung design ng ating mga puso. At sa lahat ng narito, lahat po tayo dapat maputol yung mga sumpa. Hindi ho dahilan kung minsan sa paghihirap ng tao yung katamaran, hindi. Kung minsan maraming tao, ginagawa yung gabi para gawing araw para lang umunlad ang buhay. Ginagawa ang lahat para maging maayos ang pamilya, pero nasisira pa rin. Hello? Kasi po may mga sumpa na kailangang maputol. At yun po yung hindi dapat maranasan ni KD. So, napakahalaga na hindi sa kapangyarihan natin, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon.
Kaya sabi niya doon, nung si Jesus Christ dinedicate sa God the Father, sabi niya, and the child grew and became strong, and he was filled with wisdom. Hello? Strong, filled with wisdom, yung pangatlo, and the grace of God was upon him. Si Katie po, tinanggap niya na yung unang pabor niya ngayon. Kasi po, yung mga ninong at ninang na narito, hindi nyo naman pinagtrabahuhan, pero naging ninong, umuupo na ninong at ninang. Tapos mamaya, Brother Kevin, magpapakimkim at magre-regalo pa yan. Kaya huwag nyong palalabasin yung mga ninong at ninang nang walang pakimkim at walang regalo mamaya. So yun po yung pabor na dapat po na maranasan po ni Kevin. So paano mawawala yung sumpa? Paano mapuputol yung pong para hindi umepekto sa kanila yung sumpa? Ito po ay hihilingin natin na maputol sa pamagitan ng kapangyarihan at ng tunay na biyaya ng Diyos na kanyang ginawa para sa iyo at para sa akin nung siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang nasaktan, nayurakan, kundi namatay at pagkatapos ng ikatlong araw ay muling nabuhay at ito po yung kapangyarihan na siyang magpapala sa buhay ni KD maging sa buhay ng kanyang mga magulang at sa lahat ng narito. Hello, hanggang anong oras po tayo dito? Hanggang 2? O 1:30 na ba? Eh, matagal po ako. Magbayad na lang kayo ng... Magkano ba extension ng isang oras? Joke lang. Kasi napakahalaga po. Ako po kasi pag nagde-dedicate, pinapaliwanag kong mabuti. Asan po yung mga ninong at ninang? Taas nga po ng kamay. Akala ko po katapos kumain, umalis na. Ano po? So, gusto ko lang kong ipaliwanag na sa aking paghahandog ay pinapaliwanag ko ho sa mga magulang na meron po kayong responsibility. Hindi lamang responsibilidad ng magulang ang mag-anak ng mag-anak, kundi ang unang responsibilidad ng magulang ay turuan at sanayin ang ating mga anak sa aral at tuntunin ng ating Panginoon. Sabi ng Deuteronomy chapter 6, 5-7, ituro sa loob ng ituro na mahalin ang Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa sa panahon ng paggawa, sa panahon ng pangmahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng dako. It is your first responsibility as parents na ituro sa ating anak na mahalin, paglingkuran, at tunay na bigyan ng pagkatakot ang ating Panginoon. Sabi ng Kawikaan chapter 22 verse 6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki, hindi niya ito malilimutan. Ang isang napakadelikadong edad ng bata, yung tinatawag na developmental stage, yung 0 to 7 years old. Bakit? Kung ano po kasi yung nakikita ng bata, ano yung naririnig niya, ano yung nakikita niya sa ating ginagawa natin, akala po niya yun yung tama. Kaya it is our first responsibility as parents na turuan at sanayin ang ating anak sa aral at tuntunin ng Panginoon. Pangalawa, marami ito eh. Tatapusin ko kaya. Okay lang, gagalas 4. Okay. Kumain naman na kayo. Po, nananghalian naman na. Ano po? Pag nagutom, pakainin uli sila. Ano po? So, napakahalaga na pangalawa na responsibility ng parents is to provide the needs of our children. Gusto kong sabihin sa inyo, Kevin and Domilin, na hindi lang yung financial na aspeto ang dapat nyong i-provide. Ito palagi kong tinetestify. Nung ikakasal po kami ng misis ko, saan yung misis ko? Andiyan lang yun eh. Umiiyak po yung aking biyanang lalaki. Kasi ang aking biyanang lalaki nagtrabaho sa Saudi Arabia sa Toyota Company for almost 25 or 26 years. Nung ikakasal ho kami, sabi ng aking biyanang lalaki, lumaki, nagdalaga, nakapagtapos ng pag-aaral, ngayon mag-aasawa ng aking anak. Akala ko, sabi niya, ang kailangan ko lang i-provide yung kanyang pinansyal na pangailangan. Pero nagkamali ako. Sabi ng aking biyanan, nakalimutan kong maipadama yung aking pagmamahal at pagkalinga sa aking anak. Domilin and Kevin, kahit gaano kaabala sa paghahanap buhay, dapat may provide natin hindi lang yung financial na pangailangan, kundi yung pagmamahal at pagkalinga sa ating anak. Sabi ko ng isang manunulat, spell love. Sabi niya, capital T-I-M-E. Yung quality time.
Pag sinabi mong mahal mo, meron kang quality time na pwede mong ipakita, ipadama sa kanila. Yung pagmamahal at pagkalinga. Na kahit gaano kaabalang, magulang, Kevin and Domilin, hey, anak, andito ang parents mo. Palagi nilang madarama na naroon kayo. Yan ho yung pangalawa na responsibility po ninyo. Pangatlo na responsibilidad is to reprove your child or your children. Ano ibig sabihin ng reprove? Reprove means to express disapproval. Lalaki si Katie, makahagawa ng mga bagay na makakasakit sa iba. Makahagawa, makakapagsalita ng mga aksyon sa makakasakit sa damdamin ng iba at hindi tama. It is your responsibility as parents na i-reprove siya. Sasabihin natin sa kanya, anak, huwag yan. Bad yan. Pang-apat, it is our responsibility to discipline our children. Kahit may yaya, kahit may lolo, kahit may lola, ang responsibilidad ng pagdidisiplina sa anak ay ang mga magulang. Kaya lang, Kevin and Domilin, huwag niyo siyang didisiplinahin sa harapan ni lolo at ni lola. Nandito ba yung parents mo? Asan sila? Ay, asan ho yung parents ni Sister Domilin? Ayun, alam po pala. Pero huwag niyong didisiplinahin. Kaya Tony, alam ko, pag dinisiplina ni Kevin to sa harapan mo, eh... Kaya pag dinisiplina po niya, huwag sa harapan ng mga lolo at lola. Ano pa? Marami ito eh. Total, nananghalian naman na kayo. Tatagalan ko na po. Responsibility rin ninyo na magpatawad sa inyong anak. Sa church, marami tayong ginaganap na mga encounter retreats, marami tayong mga activities na kahit lolo at lola na, kapag naaalala na may sugat pa siya sa kanyang puso nung kanyang early ages, umiiyak. Maraming tao, kahit nag-aral sa magandang paaralan, magandang buhay ang binigay ng magulang, pero nagre-rebelde. Why? Kasi merong mga sugat sa puso nung maliliit po sila na hindi nagamot. Yung nasigawan ng magulang, nagdamdam, nabulyawan, pinahiya sa harapan ng maraming tao, yan po yung mga sugat na natatanim sa puso at isip ng bata. At yan yung mga bagay na dapat huwag nating kaliligtaan na gamutin. Kevin and Domilin, i-practice ninyo yung salitang sorry sa inyong anak. Kapag siya naman ang nakasakit sa inyong puso at humingi ng tawad, matuto naman kayong patawarin. Hello? Kasi ang bata na nagtanim ng sugat sa puso, hindi lamang lalaking bitter ang buhay, kundi lalaking rebelde. At kahit anong gawin po niya, nalalayo ang kanyang damdamin sa mga magulang. Kaya napakahalaga na kayo po ay matutong humingi ng paumanhin kapag nasugatan ninyo ang kanyang puso at kayo man din marunong dapat magpatawad. Matatapos na ako. Marami po ito pero tama po. Congratulations Kevin and Domilin sa desisyon ninyong pangarap nyo maging pastor sa inyong anak. Sapagkat gusto kong ipaalala sa iyo, Kevin, hindi siya magiging pastor kung hindi mo siya palalakihin bilang pastor. Anong pinupunto ko? Ang tatay sa loob ng pamilya ang siyang pastor sa loob ng kanyang tahanan. When it comes to spiritual aspect, ikaw, Kevin, ang magdadala sa iyong asawa, sa iyong anak at sa mga magiging anak pa para maging malapit sila sa Panginoon. At every Sunday, huwag mong sasabihin, ano tawag mo kay Domilin? Ha? Anong yate? Yate ba yun? Yats. Ano ba, pag Sunday, yats. Bihis ka na. Maganda ka ng gamit natin, magsisimba tayo. Hindi yung, oy, yats, mag-ayos ka ng damit niyo, magsimba kayo. Hindi ganun. Iayos mo ang sarili mo, iayos mo ang mga bata, sama-sama tayong sumamba sa Lord. At higit sa lahat, Kevin, bilang pastor sa loob ng tahanan, establish mo ang devotion ninyo sa harapan ng ating Panginoon. Yung family altar. Kumusta ang family altar? Ano yung specific na oras ninyo sa Diyos? Kasama ng may bahay mo at ng iyong anak. Dapat may establish ito. Kung gusto mo siyang maging pastor, ipakita mo yung paghubog sa kanya sa pagkahubog bilang lingkod ng ating Panginoon. Magpapasimula sa pagiging
mapanalanginin sa loob ng pamilya. Evin. Domilin, ang asawang babae, intercessor ka ng iyong pamilya. Para lang ako nagkakasala naman, ano? Gusto kong ipaalala na ang babae, siya po yung pong tagapamagitan ng kanyang pamilya sa harapan ng Diyos. Ano man ang maging sitwasyon ng iyong pamilya, ano man ang pangangailangan ng iyong pamilya, ano man ang iyong magiging sitwasyon, yan yun lang po, lalaki rin yan. Ano man ang inyong maging sitwasyon, ang babae ang lumuluhod sa harapan ng Lord at sinasabing, Lord, ikaw na pong bahala sa aking pamilya. Parehas kayong nagtatrabaho. Pero mahalaga na sa bawat araw, Domilin, ikaw ang mananalangin sa pamilya mo, sa sarili mo, sa iyong pamilya na, Panginoon, sa aming paghahanap buhay, samahan mo po kami pagpalain kasama ng aking, lalo ng aking may bahay. Sa kanyang pag-uwi, makauwi po siya ng maayos at matiwasay, dala-dala ang biyaya at pagpapala na mula sa Diyos. Hello? Marami pa sana, kaya lang mukhang inip na yung magusto nang umuwi ng mga bisita niyo. Si Pastor naman kasi binaliktad na unay celebration bago yung dedication. Ano po? So, nasaan po ang mga ninong at ninang? Nasaan po kayo? Si Ninang Sheila, ang ganda ng ngiti. Sabi ko kaninang dala-dala niya, nagpa-practice ka na ba? Ano? So, napakahalaga po na ang ninong at ninang, kasi po, hindi po ako nagpapasindi ng kandila, mamaya papaliwanag ko kung bakit po. Ang mga pangalawang magulang, ninong at ninang, ang inyo pong responsibilidad, if ever po, wag naman sana, maagang kuhanin ni Lord si Domilin at si Kevin, anumang responsibilidad na may iwanan po nila kay KD, kayo po ang gagampan po nito. Mga ninong, mga ninang, tayo nga po kayo. Tayo po yung ninong at ninang. Yan, parang di sila makatayo. Naiintindihan niyo po ba'y sinabi ko na kayo po, if ever, kuhanin ni Lord ng maaga itong mag-asawang ito, kayo po ang gagampan sa iiwanan po nilang tungkulin kay Kedi. Sumagot po kayo. Apo. Kasi po mamaya, papipirmahin ko po kayo, ebidensya na sa araw na ito, tinanggap ninyo ang tungkulin bilang ninong at ninang. Pangalawa, if ever. Okay na po, pwede na po kayong umupo po. Basta napapakinggan niyo po ako. Bukod sa pwede maging pastor ang pangarap nyo, bago magpastor, ano yung kursong gusto nyong ipakuha sa kanya? Laksan mo nga po. Engineer. Engineer daw po. Pangarap nilang mag-asawa sa kanilang inaanak, ay sa kanilang anak. Mga ninang, if ever po, si KD, hindi kayang pag-aralin, imposible naman yun yan, di ba? Hindi kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Kayo, mga ninong at ninang, ang magpapaaral kay KD para maging engineer. Piloto na daw, parang. Ngayon, na-encourage si Kevin, yan, naririnig niya yan, na marami ng katuwang. Kaya nga po sa ating introduction kanina, sabi ko, narito tayo hindi lamang magpasalamat, kundi naparito tayo upang italaga ang ating sarili na mapalaking matiwasay at matagumpay si KD. Hello? Ano pa ho? Gusto kong maunawaan ninyo na kapag araw ng Pasko, mag-stay ba kayong mag-asawa sa abroad o magpo-forgood na sang araw? Babalik. Mapalad po mga ninong at ninang na nandito. Pero if ever po, na dumalaw sa inyo ang inyong inaanak, hello, kahit wala po kayong maibigay, mahalaga po na huwag niyong sasabihin, pakisabi, wala ako. Pag nagpunta po, dumalaw ang inyong inaanak sa inyong tahanan, mahalaga na mag-release po kayo ng blessing sa kanya. God bless you, inaanak. Yun ay napakalaking pagpapala para sa inyong inaanak. Matatapos na po ako. Responsibilidad din ng pangalawang magulang o ninong at ninang na magpakita ng mabuting halimbawa sa inyo pong inaanak. Naalala ko yung old commercial eh. Yung mag-ama po, nakasakay siya sa kotse. May kinain po yung bata, inabot sa tatay yung pong balot ng pinagkanan niya. Ang ginawa ho ng tatay, binuksan yung bintana, inilaglag sa labas yung pong basura.
ng kanilang pinagkanan. Sabi ng old commercial, sa mata ng bata, ang mali nagiging tama. Mga pangalawang magulang, ninong at ninang, kung ano po yung nakikita ni KD na ginagawa ninyo, naririnig na sinasabi ninyo, yun po yung akala po niyang tama. Mga pangalawang magulang, ninong at ninang, gusto kong sabihin po sa inyo, isa ho sa mabigat na responsibilidad ninyo ay magpakita ng mabuting halimbawa sa inyong inaanak. Di ba mga ninong? Kasi mga ninong, yan. Kapag nanligaw po ito, alam nyo na kung kanino siya tatakbo. Alam nyo na kung kanino siya ihingi ng payo. Kevin, di ba? Sa mga expert na ninong. Kaya mo nga napili yung mga naninong ngayon, no? Ano, di ba? Kaya napakahalaga po. So in short, mga magulang ko at mga kapatid, especially the ninongs and the ninangs, katuwang po kayo ni Domilin at ni Kevin na mapalaking matiwasay at patuloy na lumaking matagumpay si KD sa tuntunin at sa naisin ng Panginoon sa buhay na ito. Katulad ng aking tinuran kanina, na bago ko po ihandog si KD ay may mga sumpa. Kung bakit kuminsan ang maraming tao nagsusumikhay sa buhay pero hindi po magtagumpay. Kasi may mga sumpa ng nakaraan. Again, sabi ko kanina, hanggang sa ikaapat na salin lahi ay umiipekto po ang sumpa. Kaya po, napakahalaga na maputol po natin yon. Na wag na pong maganap sa buhay po ni KD, maging sa kanyang mga magulang, yung mga sumpa na nai-utter sa kanila ng nakaraan. Kaya sa hapon pong ito, hihilingin ko po ang lahat na tumayo po tayong lahat. Ito tayo manalangin at ihandog si KD sa harapan ng ating Panginoon. Una, tayo po munang lahat ay mag-alay ng ating sarili, maghandog ng ating sarili sa harapan ng Panginoon upang anumang gawin nating pananalangin kay KD at sa buhay ni Kevin at ni Domilin ay maranasan po nila yung totoong pabor at biyaya ng Panginoon. Hihilingin ko po na habang nakatayo tayong lahat, ipikit natin ang ating mga mata sa pagkakataon pong ito. Iyuko po natin ang ating mga ulo at sumunod po kayo sa akin sa maigsing panalangin ng pagsusuko ng buhay at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Tandaan niyo po, hindi po relihiyon ang aking tinuturo. Regardless ng ating mga relihiyon, hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Kundi sabi ng John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Habang nakapikit po kayo, nakayuko, pwede po bang sumunod kayo sa akin sa maigsing panalangin sa harapan ng ating Panginoon? Pwede ba nating sabihin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, inaamin ko po na kailangan kita sa buhay kong ito. Inaamin ko rin po na ako ay nagkasala mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Hinihiling ko po, patawarin mo ko sa lahat kong pagkakasala. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo at linisin sa lahat kong kabuktutan. Sa oras na ito, sabihin natin ng malakas, Panginoong Jesus, tinatanggap kitang tunay bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos, bilang aking Hari, at bilang aking tagapagligtas. Hinihiling ko rin po na isulat mo ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay at turuang mamuhay sa sentro ng iyong dakilang kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lamang po mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat sa lugar na ito ay may pagkakataon hindi lamang sa paghahandog sa buhay po ni KD, kundi may pagkakataon po kami na lumapit sa iyo at ialay, isuko ang aming mga buhay at tanggapin ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sapagkat ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pagpapaalala at pagkakataon in season of out of season, patuloy mo kaming tinatawag at pinapaalalahanan. Salamat po, Panginoon, and today, sa patuloy naming gagawing paghahandog kay KD, patuloy ng bukas na kalangitan ay patuloy naming maranasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panalangin ko po, pwede bang ituon natin ang ating kamay sa mag-asawa pong ito? Dakilang Diyos na makapangyarihan, narito po si Kevin at si Domilin, Panginoon,
na nagdesisyon na sa araw na ito ay kanilang ihandog ang kanilang anak, Panginoon, na si Gion Daniel Kelvin Bangayan Mendoza. Salamat po sa kanilang pagdesisyon. Ang aking panalangin bago po namin ihandog si KD, dakilang ama, anumang sumpa ng nakaraan sa buhay ng mag-asawang ito. Sumpa ng sakit at karamdaman, sumpa ng kahirapan, sumpa ng hindi masayang pagsasama, sumpa ng wasak na pamilya o anumang mga negative utterance, Panginoon, ng mga tao sa kanilang pamilya, maging sa kanilang mag-asawa, Panginoon. Maging, Panginoon, mula sa kanilang mga ninuno, Lord, patungo sa kanilang bloodline, Lord, until to the fourth generation, anumang sumpang ito na nai-utter sa kanila ay aming pinuputol sa magitan ng tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na mula sa araw na ito, sa pamagitan ng kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo, ay pinuputol at pinupuksa namin ang lahat ng mga sumpa ng nakaraan sa pamilya po ni Kevin at ni Domilyn, Panginoon, mula sa kanilang mga ninuno, sa kanilang mga magulang, maging sa buhay nilang mag-asawa at sa kanilang mga anak at mga susunod pa, Panginoon, na mga anak at salinlahi ay patuloy na maputol at hindi na po mangyari ang mga sumpa para sa kanila. Kaya nga po, Diyos, sa araw na ito, patuloy mong pagpalain ang buong angkan ni Kevin at ni Domilyn, Panginoon. Salamat po sa araw na ito ay amin pong patuloy na iahandog sa iyo ang batang Panginoon, si Gion Daniel Kelvin Mendoza. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang Diyos na makapangyarihan, narito po si Kevin at si Domilyn, Panginoon, kasama, Panginoon, ni Gion Daniel Kelvin Mendoza, at narito ang kanyang mga pangalawang magulang, Ninong at Ninang, na nananalangin, nakataas ang kanilang mga kamay, nakadampi ang kanilang mga kamay sa buhay po ni Gion, Lord Gion Daniel Kelvin Mendoza, Panginoon. At sa araw na ito'y nagpapahayag ng kanilang panalangin at pananampalataya sa buhay ng kanilang inaanak. Hayaan mo po ng bawat panambitan, ang bawat panalangin ng mga ninong at ninang ay maganap sa buhay po ni KD, Panginoon, nang naayon sa iyong dakilang kalooban. Hayaan mo rin na sa paggampan ng mga ninong at ninang sa kanilang tungkulin bilang pangalawang magulang kay KD ay maranasan din po nila ang pabor, biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo lahat ng ginagawa ng kanilang mga kamay, maging ang kanilang hanap buhay o anumang kanilang kaabalahan, patuloy na pagpalain po ito kasama ng kanilang buong pamilya upang sa kanilang paggampan, sa kanilang tungkuling tinanggap sa araw na ito, ay patuloy na sila'y magtagumpay. At pagpalain mo rin na mula sa araw na ito, ang pag-iisa ng pamilya ni Kevin at ni Domilyn sa mga ninong at ninang na kanilang napili para kay KD. Salamat po sa iyong lahat ng papuri, parangal, kalwalatian at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ng kapangyarihan ay pinagkaloob sa akin ng Jesus Christ Church Worldwide, ako po Reverend Bener Benemerito, ay akin pong inihahandog sa dakilang harapan, Panginoon, si Gion Daniel Kelvin Bangayan Mendoza, na maranasan ng batang ito malakas, malusog, matalinong kaisipan, mapayapang puso, higit sa lahat, ang pabor ng Diyos at pabor ng tao ay patuloy niyang maranasan. Lumaki po siya, nabukas ang kalangitan, maranasan ang pagpapala, pagtatagumpay, biyaya ng bumula sa iyo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ayawin ko siya kriyakin sa iyo sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Sa ibabaw lang po ng pangalan. Yeah, sa ibabaw. Okay, picture po. Okay. Okay. Ninang Marilyn Castillo? Wala po? Ninang Marilyn? Kung may proxy po, lapit po kayo. Ninang Marilyn? Wala. Ninang Lizelle Ray? Wala rin. Ninang Christine Bangayan? Okay. Isa pa po? Okay. Yung isa kasi copy namin sa church. Okay, picture po. Ninang Karen Mendoza. Okay.
Sapa-sapa na. Ha? Ay, gano'n? Okay, sige, sige. Kukorek natin. Okay. Ninang Maria Sheila. Okay. Ninang Jennifer Bangayan. Ala po. Ninang Jennifer. May proxy po si Ninang Jennifer. Ah, sige po. Dali po kayo dito. May proxy po. Andyan po. Ah, wala. Okay. Si Ninang Precious Joy Gakutan. Okay. Okay. Ninang Maya Belsa. Ninang Maya, diyan po kayo. Hala. Ninang Maria Vina Claudette Dabaw, o Dayaw. Maya Belsa. Ah, yung proxy daw po ni Ninang Maya, Maya Belsa. Ano pangalan? Okay, sige. Asan siya? Hali po kayo. Ah, ayan. Po, sa ibabaw po. Isa pa po. Okay, thank you po. Picture po muna kayo. Ninang Maria Vina Claudette Dayaw. Andiyan po kayo? Wala po. Si Ninong June Arcangel. Ninong June. Wala rin. Proxy. May proxy po? Ah, yan. Andiyan si Ninong. Okay. Okay, pumirma na si Ninong Brando. Picture po kayo. Ninong Melvin Labutong. Brother Melvin. Ayan, okay. Ninong. Okay. Ay, isa pa po bro. Sige, after picture. Okay. Pagkatapos ni Ninong Melvin, si Ninong Vincent Brian D. Ninong Vincent Brian. Okay, wala. Ninong Eduardo Espayos Jr. Ninong Eduardo. Wala po. Ninong Jerome Agaran. Yan. Sir Karen, pero makong isang extra ballpen. Okay, isa pa. Okay. Thank you po. Ninong John Michael San Pedro. Andiyan ba? Ninong John Michael? Wala. Ninong Mark Jim Tomas? Andiyan? Wala. Ninong Jeremiah Vidal? Okay, thank you. Picture po kayo. Ninang Christian Aquino. Wala po. Ninang Allen Arcangel. Ninang Allen, wala po. Ninong ba yun? Ah, Ninong Allen, kaya pala hindi tumatayo. Ninong Allen J. Arcangel. Ayan, wala din. Ayan, ito yung nakakaalam ng sikreto ng Papa. Ninong Benedicto Eugenio Jr. Ano ba? Ayan. Okay. Sige.
Sige po, nihiling ko po ang lahat na tayo po'y tumayo para tayo po ay mag-closing prayer sa pagkakataon pong ito. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito sa matagumpay na paginawang paghahandog kay Kion Daniel Bangayan Mendoza. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala. Salamat po sa iyong sa presensya ng Banal na Espiritu. Salamat din sa presensya ng mga ninong at ninang, mga kamag-anakan, mahal sa buhay, kapamilya ni Kevin at ni Domeline na narito na nagsumaksi Panginoon sa aming ginawang ritual ng paghahandog. Maraming salamat po. Nawa taglayin ng buhay ng bawat isa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak at ang walang hanggang pag-ipisan ng Banal at Santong Espiritu. Mula ngayon at magpakailanman, ang lahat ay magwika ng Amen and Amen. Palakpakan. Labis na nagpapasalamat lalo na sa mga nag-abalang pumunta rito na galing pa sa malayo at sa mga may duty at sumadyang pumunta rito. Labis po akong nagpapasalamat sapagkat ito ay naging isang memorable day hindi lamang sa akin kundi sa amin ng aming baby at ng aking may bahay. Labis po akong nagpapasalamat sa inyo. God bless you all.